Good day to everyone. This is Mardy once again and welcome to my channel. On May 9, 1875, Gregoria de Jesus, wife of Andres Bonifacio, a brave and patriotic woman who played a heroic role in the Philippine Revolution, was born in Caloocan. She was one of the four children of Nicolas de Jesus and Baltazara Alvarez Francisco. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Ang kanyang ama ay tubong Caloocan, isang master mason at karpintero sa profesyon na naging Teniente del Barrio at kalaunan ay gobernadorcillo ng bayan. At ang kanyang ina na tubong Novelete Cavite ay pamangkin ni General Mariano Alvarez, isang simpleng may bahay. Si Oriang kung tawagin sa kanya ay lumaking magandang dalaga. Maraming kabataang lalaki ang tumawag sa kanilang bahay at isa sa kanila ay si Andres Bonifacio na dumating kasama ni Ladislao Diwa at ng kanyang pinsang si Teodoro Plata. Niligawan siya ni Bonifacio sa kanyang katangiang katapangan at pagpupersigi. Bilang paggalang sa kanyang mga magulang, natutol kay Bonifacio sa kadahilan ng siya ay Freemason, sinubukan pa nilang ilayo siya kay Bonifacio sa pamamagitan ng paglipat sa kanya sa isang apartment sa Binondo. Si Oriang na 18 taong gulang ay canonical na ikinasal kay Bonifacio, 29 na taong gulang, sa Simbahang Katoliko ng Binondo noong March of 1893, kasama sina Mr. and Mrs. Restituto Javier bilang mga sponsor ng kasal. Makalipas ang isang linggo, muli silang ikinasal sa ilalim ng mga ritual ng katipunan sa bahay ng kanilang mga sponsor. Pagkatapos nito ay pinasimulan si Oriang bilang miyembro ng katipunan. Kinuha niya ang simbolong pangalan ng Lakambini na nangangahulugang prinsesa. Siya ang unang babaeng Pilipino na sumapi sa katipunan. Nanatili sila ng humigit-kumulang isang linggo sa bahay ni Ginoong Restituto Javier at nagpasya silang maghanap ng sarili nilang tirahan. Natagpuan nila ang isa sa Kalye Anyahan sa harap ng San Ignacio Chapel. At pagkatapos nito ay sinumulan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para sa pagpapalaganap ng katipunan. The dangerous task of keeping the secret papers of the society was entrusted to her. Here, Emilio Jacinto assembled the printing press of the katipunan. Tinahi ni Oriang at ng kanyang ninang na si Benita Rodriguez y Javier ang unang watawat ng katipunan. After more than a year, Oriang gave birth to a baby boy in her parents' house in Caloocan and christened him with his father's name. Dr. Pio Valenzuela acted as the boy's godfather at baptism. After 2 months, the couple returned to Manila and before the year's end, kabilang sila sa mga biktima ng sunog na tumupok sa dulong bayan. Another sad event that overtook them was the death of their child, a victim of smallpox, at home of Dr. Valenzuela on Calle Labizares, Binondo, Manila. When the katipunan was finally discovered, Gregoria had to go into hiding with Bonifacio. They fled from the city and went to Balintawak. Later on, they went to the mountains. They traveled at night with assumed names. Gregoria used the name Manuela Gonzaga. Later, she joined her husband who was fighting into the mountains and shared with him the hardship and the sacrifices of a patriot's life.
Sa San Francisco del Monte, muling nagkita sina Gregoria at Bonifacio. Isang gabi ay napilitan siyang umalis ng Maynila patungong Balara. Dito nanatili si Ouyang habang si Bonifacio kasama ang kanyang mga tauhan ay nagtungo sa Marikina. Ang susunod na pagkikita ng mag-asawa ay sa Naikaviti. Hindi nagtagal ay nilitis ni Bonifacio at napatunayang nagkasala ng pagtataksil at sedisyon at iniutos na bitayin. Kasunod ng pagkamatay ni Bonifacio tong May 10, 1897, si Ouyang na noon ay isang bata at magandang byuda. Edad ay 22, ay nanirahan sa kabundukan ng Pasig kasama ang iba pang mga refugee. Dito niya nakilala si Julio Nakpil, dating talihim ni Bonifacio at commander ng pwersa ng Katipunan na lumaban sa Montalban at San Mateo Isa, isang mahuhusay na musikero at kompositor. Sila ay umibig sa isa't isa at ikinasal sa Quiapo Church sa Maynila noong December 10, 1898. Ang bagong kasal ay tumira sa bahay ni Dr. Ariston Bautista sa Quiapo, kasama ang pamilya ni Julio. Sa panahong yon, Ouyang's specialty is artistically carved wooden vases for divine images, such as the Virgin de la Paz and handwritten kitchen utensils. Namuhay siya ng masaya sa Maynila. Noong March 15, 1943, namatay si Ouyang, ang lakabini ng Katipunan, dahil sa sakit sa puso sa bahay ni Dr. Ariston Bautista sa Quiapo sa edad na 68. Noong panahong yun, ang Pilipinas ay naghihirap sa ilalim ng pamatok ng pananakop ng mga Hapon, kaya na ang kanyang pagpanaw ay hindi binanggit at hindi na isapubliko. Thank you very much for watching. And according to a famous quote, love doesn't need to be perfect, it just has to be true.